Yo, what's up guys? Isang magandang araw po sa lahat and welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng tutorial about Peddlr. Ano nga ba yung Peddlr? Guys, yung Peddlr po isang POS or point of sale app. Libre po siyang magagamit. Okay? Available po yung Peddlr sa iOS and Android phone. So ngayon guys, yung topic ngayon ay paano nga ba mag-top up para gamitin yung sale eLoad ng Peddlr. Okay? So, unang-una, punta kayo sa inyong Peddlr app. Try nyo mag-update kung mayroong update na available. Kapag update nyo po, since tapos na akong nag-update, open ko na lang. So, ito po yung home dashboard or home ng Peddlr app. So ito po sa ilalim, sa baba po yung menus niya, home and Peddlr product store account. Okay? So para mag-top up ng iyong sale eLoad dito sa Peddlr, yung top up wallet sa Peddlr app para makapag-sale o sell ng eLoad, tap niyo po itong menu, yung sale eLoad. So dito guys, kapag ka nag-prompt kayo sa cell eLoad, dito dapat nakaset na kayo ng PIN. 6 digits po yung PIN. Okay, since meron akong PIN at saka na-enable ko po yung fingerprint, login na ko via fingerprint. Then, right guys, yun, ito yung ating balance. Tapos dito tayo magpunta sa top-up wallet para mag-top-up using cash. Okay, so ito yung mga transactions ko. So yun guys, ang napakaganda ng Peddlr kasi nga free lang yung system, makapag load ka na, pwede mo na siyang gawing negosyo sa bahay. So yung puhunan mo na lang ay yung top up mo, yung fund or revolving fund mo, kung magkano yung gusto mong puhunan. Okay, so select top up para mag top up. Yan, ulit, pumuprompt po yung security. Okay. Yan, Peddlr colon e slash wallet. E-wallet. Okay, so dito guys, ito yung checkout page ng Peddlr kapag ka mag-top up. Okay. So, good thing, hindi lang e-load. Meron din tayong bills payment and diamonds coming soon na po. Okay? So, meron dyan. Sa baba, ang top-up form. So, hindi nyo na kailangan mag input ng amount. Select lang kayo at kagandahan ng Peddlr, meron po siyang 4% na rebates every top-up nyo po. Okay? So, like for example, we will going to top up 100 pesos. Guys, so select natin to. Color pink po. So after nyo po mag-select ng amount, i-click nyo lang po itong top up. Top up tayo. Yun. Ito yung payment method ng Peddlr, okay? Yung GCash and Maya. So, okay. So don't worry guys kasi secured po yung payment dito. Meron po siyang SSL encryption at guaranteed po na satisfaction po siya. So once po sa isang website or sa isang app ay nakalink po yung GCash, Maya and other payment network, safe na safe po siya. Okay? So click na natin yung pili natin yung GCash, select GCash, yun, nagpink na ulit, and this next. Okay? So napili na yung GCash, depende kung GCash or PMaya. So I will select GCash. Yan, so ito yung summary niya. Okay? So congratulations ka Peddlr, may rebate kang 4%. I-review natin.
yung amount is 100 pero yung marireceive nyo po is 104 kasi nga may rebates po na 4%. So after po nyan, kung meron kayong mali dyan, kung gusto nyo baguhin yung amount, click nyo lang po itong previews. Okay, and so wala na, click ko lang kung yung confirm king audio recorder. Yan, so magpo-prompt po yung merchant page. So enter log, kailangan niya po mag-log in sa GCash. Enter niyo lang po yung number. Hindi ko yung number eh. Okay, post ko lang sa saglit. Yun, nagsisenda siya ng OTP or yung one-time pin for security purposes. So 735759, 735759. Okay, next lang tayo. Tapos yung pin, post ko lang sa next. So yan yung summary. So yung merchant Peddlr Philippines Incorporated, pay with GCash 100. Yung balance ko ay 108. Okay, so amount, wala tayong discount available sa GCash, total 100 pesos. So click mo lang ito, select pay 100 pesos. Yun na, top up successful na. Okay, so magpo-prompt dito yung top up successful, right? So kung gusto mong humingi ng receipt, you can enter your email dito. Like for instance, I will input my email address. Okay, then send. Right. Okay, yun yung Peddlr nag text na ng purchase receipt. Okay, asahin natin si Peddlr. Sabi niya, Peddlr Philippines Incorporated purchase receipt, payment status paid, modem GCash, tsaka transaction ID. Okay, so nag-send din si GCash. Yun, so close na natin. We will go back to our top balance, wallet balance. And so ito guys, hindi pa available yung best payment at saka yung mobile diamond. So let us check ating balance kung nag-reflect na ba yung 100 pesos. So yan guys, hindi pa nag-reflect, kung anong refresh nyo lang. Yun. Ah, kapag ka nag-refresh kayo ng app, hindi po pwedeng i-close, or pwedeng i-close pero no need i-close. Kailangan lang mula dito sa baba, sa taas, I mean, drag down. Okay, yan. So let us check our transactions. Wala dyan, wallet. Select wallet. Isa lang yung wallet natin. Yan, di makita. Okay. Yan, yan guys. So next video natin guys ay set up ng ating pricing or paano i-configure yung cell eLoad para sa ating pricing and service charge, right? So yun guys, napaka-easy lang na mag-top up ng wallet for cell eLoad sa Peddlr using GCash and PMaya. So on guys, ang pang payment method ang pwede natin i-select dito sa Peddlr para smooth yung transaction to top up your wallet balance. Simulang magbenta ng eLoad gamit ang Peddlr, kumita ng 4% rebates kada top up and 6% para naman sa bawat load sa yung customer. So yun guys, thank you for watching. And kung gayon guys, kung nagustuhan nyo ang video nito, please hit the like button and smash that subscribe button para po sa next video natin ay ma-update kayo. Yung ating next video po ay paano mag configure ng ating service charge, kung paano tayo kikita dito sa Peddlr. Okay, so yun lang guys.
God bless and ingat.